mga kanaynes and galolas. Ito na naman po ako. Nainay si Edna po. Samahan niyo po ako pag-usapan natin kung bakit nang bababae si Mister. Bakit nga ba mga misis? Usap tayo mga kanaynes and galolas pagkatapos ng intro. Mga nainays at kalolas, at para po sa mga bagong kaibigan na maliligaw at mapapadaan dito sa channel ko, pakurot naman po ng subscribe dyan sa baba at paklik na din po ng bell button para palagi po kayong updated sa mga susunod ko pang videos. Thank you po! Okay, simulan na natin mga kanainays at kalolas. Maraming dahilan po ang mga lalaki pag nahuhuli sila ng mga asawa nila na nambababae. Tulad na lang po ng natukso lang daw sila. At syempre mga kanaynes and kalolas, papasok agad sa utak ni Mrs. ang curiosity. And that is normal para sa mga asawa. Kaya tatanungin niya si Mr. kung sobrang ganda ba niya at sobrang sexy ba? At syempre mga kanaynes, ang sagot ni Mr. ay madiin na hindi. Ikaw lang ang maganda sa paningin ko. Mahal na mahal ko at kahit kailan ay hindi ko papalitan. Next naman, Mister. Alam nyo ba mga Mister na yan ang pinaka 100% na pampakalma at pain reliever para kay Mrs. At sigurado ako mga Mister, kalmado na si Mrs. sa susunod yung tanong sa'yo. At syempre ang susunod na tanong ay, kung gano'n naman pala, eh bakit ka natukso? At ito na mga kanainays, mga kalolas, ang isa pang madalas na rason ng mga lalaki kung bakit sila natukso o ng babae. Kasi daw wala ka ng oras sa akin. Palagi ka nalang busy, palagi ka nalang pagod, palagi ka nalang nagsusungit. At ito mga kanainays, medyo mabigat ang dahilan ni Mister. Si Mrs. daw, palaging nasa sugalan. Nakikipag-inuman sa mga barkada. At minsan daw, poor hygiene na si Mrs. Melon amoy na si Mrs. Amoy melon na si Mrs. Dahil nalululong na siya sa bisyo. Sa totoo lang, aminin man natin o hindi, may point talaga dito si Mr. Mabigat talaga yung dahilan niya. Kaya mga Mrs., alam naman natin napakahirap pagkasyahin ang oras natin bilang asawa, nanay, at naghahanap buhay. Pero kailangan talaga natin gawin yun. Kailangan nating i-divide ang oras natin para sa asawa natin, sa mga anak natin, at sa paghahanap buhay. Okay, sa usaping bisyo naman. Ito talaga, pagdating sa bisyo, medyo mabigat talaga na usapin ito para sa mag-asawa. Pero para sa akin mga kanaynays and kalolas, ang bisyo ay tayo mismo ang naglagay sa sistema na mga buhay natin. Kaya para sa akin, tayo din mismo ang pwedeng magtanggal anytime ng bisyo na yun. Lalo na kung ikakasira ng pamilya natin. Dahil walang mas pinakamahalaga sa atin kundi ang pamilya. Okay, para po sa lahat ng mga Mister, sabihin na natin, may point kayo at tama yung mga dahilan nyo, mabibigat yung mga dahilan nyo. Pero hindi pa rin po yan dapat gamitin na rason para mambabae. Lagi po nating isipin na lahat po ng mag-asawa ay dumadaan sa problema. Lahat po ng mag-asawa ay hindi lang po puro saya ang pagdadaanan. Andon din yung kalungkutan. Ang importante po ay magtulungan kayo para mabigyan ng solusyon ang anumang problemang pinagdadaanan niyo. At sikapin niyo pong mag-asawa na sana hindi na nauulit yung mga bagay na pinag-aawayan niyo at nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Pero mga misis, kung sigurado naman kayong may panahon naman kayo kay Mister at wala naman kayong bisyo, hindi kayo nagsusugal, kung uminom, umiinom naman pero yung okasyon lang, normal lang yun.
at lalong hindi ka amoy melon. Melon amoy. Abay, mag-isip ka na, misis. Kung natokso nga lang ba, or babaero talaga. Okay mga kaninay, hanggang dito na lang. At lagi po nating tatandaan ang kasabihan na ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na pag isinubo ay pwedeng iluwa pag ikaw ay napasok. Nainay's Edna po. Kita-kita po tayo sa susunod kong video.